wala sa mga tropa ko yung lalandi sa jowa ko. Yung mga lalaki, ilugar nyo rin kasi yung sarili nyo. Huwag kayo masyadong mo yung asawa mo, yung jowa mo, yun okay lang yun. Anong masasabi mo sa mga kabit na nagsasabing kasalanan mo magmahal, nagmahal lang naman ako? Yung pagmamahal mo, sana lagyan mo naman ng kapirasong utak, hindi puro katit lang. Alam mo na nga maraming bastos eh, di ba? Tapos magsusuot ka pa ng kabastos-bastos sa damit nang wala sa lugar, ilugar mo. Tips, Idol, paano matanggal ang pagiging mahiyain? Kailangan mo makisalamuha sa mga tao. May pinanggagalingan kasi ang hiya. Ang madalas na pagkakataong pinanggagalingan ng hiya, dalawa. Ito napansin ko yung personal na buhay. Sigurado may mga iba pang dahilan. Isa sa mga pinakamalalaking bagay na nakita ko na dahilan ng hiya is hindi ka masyadong sigurado sa ginagawa mo kaya ka nahihiya. Kasi pag sigurado ka, may confidence ka. So ngayon, kung hindi ka masyadong sigurado, nahihiya ka. That's one. Another thing is kapag mali yung ginagawa mo, tapos alam mong mali yung gagawin mo, nahihiya ka ngayon na ma-expose yung ginagawa mo. Dalawang bagay pinanggagalingan ng hiya. Maaaring merong iba pa, pero yun yung pinakabagay na pinaka pandyan para sa akin na dahilan ng hiya. So ngayon, pag regular mong ginagawa isang bagay, magkakaroon ka ng confidence sa bagay na ginagawa mo na paulit-ulit. Paulit-ulit mo nang ginagawa yan eh. Para katulad sa akin, 'di ba? Minsan panahon kasi na sa call center ako, 'di ba? So ang trabaho namin doon, magsalita na magsalita, makipag-usap na makipag-usap sa mga tao. Ngayon, hindi ako nahihiya makipag-usap sa mga tao kasi yun yung nakahanap buhay ko minsan panahon eh. Barker din ako ng jeep. So 'di nagtatawag ng pasahero. O eh pag nagtatawag ka ng pasahero, hindi ko pwedeng mahiyain, hindi sasakay yung pasahero. Kung sasakay sila, kung sasakay sila. Pero may mga iba, kailangan kong bensin pala sumakay sila. Oh, dito Victoria. Oh, sige, papunta ng Victoria daw. Kuya, ano pong masasabi niyo sa relasyon na laging nag-aaway? Huwag kayo laging mag-aaway, hindi naman kailangan laging mag-aaway. May mga bagay na kailangan niyo talagang pagawain, pag parehas matigas sa ulo ninyo, matigas sa ulo ng isa. Pero communication is key. Pag-usapan ninyo, and then you can arrive to favorable conclusion, favorable for the both of you, hindi lang sa iisang partido. Matuto kasi kayong makipag-argumento ng hiwalay sa emosyon. Para maging logical yung mga isip ninyo, so makaka-arrive kayo ngayon sa maayos-ayos sa sistema. Pero tignan mo, kapag kasi namaka mo kasi ng emosyon lahat ng argumento, tignan mo, walang pinatutunguhang matino. Idol, opinion mo po sa kabataan ngayon, lalo sa mga kababaihan, ang kilos minsan hindi angkop sa edad. Lalo na sa pananamit, parang nagmamadaling maging dalagang sobrang ikli naman ang mga damit. To mga babae, ayusin nyo sarili ninyo. Kasi hindi nyo gugusto yung mapunta sa isang senaryo na masakit sa ulo. Yung senaryong binastos ka kasi yung suot mo wala sa lugar. Sabihin nyo, huwag kami ang turuan yung manamit. Ang turuan nyo yung mga malalaki, huwag silang mambastos. Eh parang ano ngayon ang pinagkaiba nung sa punong-puno ng ginto yung katawan mo tapos pumunta ka sa lugar na maraming snatcher na alam mo namang maraming snatcher doon. Alam mo na nga maraming bastos eh, di ba? Tapos magsusuot ka pa ng kabastos-bastos sa damit nang wala sa lugar. Ilugar mo. Kung nasa beach ka, kahit mag-two-piece ka pa, meron pa nga mga naked beach eh, kahit nakasuot, ayos lang. Although wala naman nun dito sa Pilipinas. Ilugar mo yung sarili mo. Pag alam mo nang maraming bastos yung lugar na pupuntahan mo, huwag ka magsusuot ng maiksing damit. Alam mo nang maraming bastos sa lipunan. Alam mo nang maraming bastos sa mga lugar na pupuntahan mo. Magsusuot ka pa ng ganun, tapos pag nabastos ka, magagalit ka. Eh para kang pumunta sa isang lugar na maraming snatcher, punong-puno ka ng ginto, tapos huwag niyo kaming turuan. Huwag magsuot ng ginto. Turuan niyo yung mga snatcher. Huwag silang mang-snatch. Ano kalokohan yan? Diniloko mo sarili mo. Alam mo ang bottom line yan, simple. Ilulugar mo lang yung sarili mo. Wala kang masyadong malalaking magiging problema sa lipunan. Yan ang hindi masagot ng maraming influencer eh. Bakit? Kasi mapaghimagsik nga ibang mga babae. Simple lang naman ang sagot dyan eh. Ilulugar mo lang ang sarili mo. Wala kang magiging problema. Tapos yung mga lalaki, ilugar nyo rin kasi yung sarili nyo. Huwag kayo masyadong mo yung asawa mo, yung jowa mo, yun okay lang yun. Pero ka ng iba, tapos pag sumigaw ng bastos ka, ikaw pa ang magugulpe. Kahit pa sabihin mong wala sa lugar yung ayos ng suot ng babae, pag binastos mo kahit na sino, kahit lalaki pa bastusin mo, wala ka talaga sa lugar. Idol, tanong lang po. Pinakasal ako ng mama ko sa age of 15. Ginawa pong 18 edad ko. Legal po ba yun? Obvious naman na hindi eh, diba? Dinaya edad mo eh. Eh, hindi ko alam kung gusto mo yung naging relasyon ninyo o hindi. Pero malamang yan, kaya ka nagtatanong ng ganyan kasi hindi ka na nag-enjoy sa relasyon. May bad news ako sa'yo, may good news ako sa'yo. Ang good news ko sa'yo, at least hindi ka na nakatikim ng iba, wala ka ngayon point of comparison. Kung sino yung nandun, yun lang talaga. Hindi ka ngayon sasakit ang ulo mo na maghahanap ka pa ng iba. Pero ang bad news ko sa'yo, tignan mo, suya ka na. Ikaw na lang bahala siguro tumansya sa sarili mo. Kung maayos naman yung relasyon nyo, okay na yan. Mas okay na yan, ganyan yung relasyon ninyo. Pero kung hindi ka naman ano, kung hindi maayos yung relasyon ninyo, nagkakasakitan, nagkakaroon ng mga malalaking problema, pwede mo i-consider siguro na ano, inalify yung ano. Pasal. Check ka na lang sa abogado, di naman ako abogado eh. Pero ang alam ko, sigurado ako, hindi tama yung nangyari, hindi rin legal.
Ano pong gagawin ko sa nanay kung kinakalimutan na ako at hindi na ako naaalala? Eh di, move on with your life. Alam mo, isang bagay na natutunan ko tungkol sa buhay kasi ganyan din naman ang nanay ko sa akin noong mga panahong bata pa ako eh. Kapag ka magaling ka sa buhay dahil ginalingan mo at hindi ka masyadong maramdamin at wala ka masyadong pakialam sa opinion ng mga tao, tignan mo, ang layo na mararating mo, tapos mamahalin ka hindi lang ng sarili mong magulang kundi ng maraming tao na nakapaligid sa'yo kasi resultado ka. Pag resultado ka, mahal ka ng halos lahat. You cannot please everyone, pero at least at the very minimum, mahal ka ng mga taong nakapaligid sa'yo kasi resultado ka. Idol, gusto ko lang itanong, bakit nga ba tayo nabubuhay sa mundo? Naniniwala ka ba sa multiverse? Ang totoo, hindi ako sigurado eh. Nagre-research din ako tungkol dyan sa multiverse kasi, pero ano eh, ito kasi problema eh. Masyado na siyang malaki, yung multiverse na yan, kasi ito ang pangalang universe natin, hindi pa natin maintindihan ng buo eh. Sa akin, unahin mo munang ayusin mo na yung sarili mo. Pag maayos na yung sarili mo, pwede mong gawing hobby yan. Alam mo, chinatsaga ako pa rin pag-aralan yan kahit papano, kahit masyado nang malaki. Pero I don't dwell on the things that I don't have any control of. Wala kasi akong control dyan. Sa universe nga lang, wala akong control eh. Multiverse pa problema ko. Sir, paano po malalaman kung plastic ang isang tao? Alam mo, isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko, paano malalaman ko paano mag... kung paano plastic ang tao, kapag tinapunan mo ng basura, lumalapat sa kanya. Kasi ang mga basura, laging lapat sa mga plastic yan. Meron kang isang kaaway, tapos yung kaaway mo rin, hindi kayo masyadong, syempre, obvious naman, hindi kayo masyadong close. Pero kahit pa paano, merong konting friction pa sa inyo, pero nakikipag-communicate pa, pakilala mo doon yung kaibigan mo. Tapos, magpakilala ka ng isa pa, tapos isa pa, tapos isa pa. Tapos yung plastic, malalaman mo yun, kasi tumatawid-tawid ang balita. Tapos malalaman mo ngayon kung ano sinasabi ng tropa mo na iniisip mong plastic, kapag ka nalaman mo kung ano ngayon ang sinasabi niya sa ibang mga tao. Tatawid siya yun sa'yo, makakabalita ka. Kahit pakilala mo nga lang sa best friend mo eh, yung tropa mo na sanggan dikit mo talaga, pakilala mo dun, tapos tignan mo kung ano sinasabi niya dun sa kabila, na may kinalaman sa'yo, dun mo malalaman ang plastic. Pag doble kara, maintindihan mo na yan. Doble kara, na pag nakaharap sa'yo, ganda ng paliwanag sa'yo, ang ganda ng mga bagay na sinasabi. Pero pag nakatalikod ka, tropa mo nakausap, iba na. Dun mo malalaman ang plastic. Bosas ko lang, ano bang dapat gawin sa biyanan na makati yung dila na mismong manugang niya yung sinisira? Alis kayo dyan. Bakit? Kasi yan din naman nasabi ng Diyos eh, diba? Kung mag-aasawa ka, iiwan ang lalaki at babae ang kanyang ama at ang kanyang ina. Ang dalawa'y magsasama. Ang dalawa hindi na dalawa, kundi isang laman. Paano nga'y maiisang laman yan kung kasama mong biyanan mo sa bahay? Simple lang naman ang konsepto eh, diba? Para magkaroon ng kapayapaan ng isip ninyo against sa mga biyanan, humiwalay kayo dyan, kumalas kayo dyan, matuto kayo lumangoy ng hiwalay sa kanila. Kasi tignan mo, dyan nang gagaling yung karamihang sakit ng ulo sa mga biyanan eh. Yung hindi mo kasi maiwan-iwan yung biyanan ninyo eh, diba? Na alam mo namang masakit sa ulo eh. Hindi bali sana kung okay lang yung relationship ninyo, wala kayong away sa isa't isa, nasa inyo ang loyalty ng isa't isa, wala kayong problema. Pero pag alam mo nang in-conflict ka sa biyanan mo, tapos nakasaksak ka pa rin dyan, nagawa mo! Paano sir, kahit hindi ka nakatira doon pero sinisiraan ka pa rin? Wala nang masisira sa'yo masyadong marami kapag wala silang masyadong maraming alam tungkol sa'yo. Ika-cut mo yung communication. Paano ika-cut yung communication? Hindi naman ibig sabihin hindi mo na-reply. Hindi ganun eh. Pero ibig sabihin, lahat lang ng sources of information niya, limitado. So ngayon, ang makakarating lang dun sa kabilang panig sa mga biyanan, ay yung mga bagay na gusto mo lang makarating dun. Pero pag hindi mo gusto, wala silang malay sa'yo dahil di ka nila nakikita. Malayo ka eh. Kapayapaan ng isip ang habulin nyo kasi. Paano malalaman kung nagmamarunong lang yung nagsasalita? Pag tinanong mo ng detalye, walang maisagot, alam mo nagmamarunong lang. There are headline readers and there are practitioners, sabi ni Gary Vaynerchuk ito. There are headline readers and there are practitioners. Malalaman mo kung headline readers lang yan o practitioners yan, pag tinanong mo ng detalye, kompleto sila ng detalye. Maaring kulang ng bahagya, konti lang yung kapirasong kulang. Pero masyadong marami yung detalye para maikonclude mo na wala siyang alam sa isang bagay. Pero isang bagay yung sigurado ko, pag dumitalye ka, malalaman mo kung may laman ba o latang nagsasalitang maingay at walang laman. Your take sa mga nagsasabi na madali lang maging milyonaryo. Lahat ng bagay madali eh. Doon lang nagkakaproblema sa execution at sa disiplina eh. If you put it on paper, ang dali-dali lang paano maging milyonaryo eh. Dadamihan mo yung kita mo, tapos babawasan mo yung gastos mo. Bilang ka na ilang panahon, milyonaryo ka na. Totoo naman na madali on paper. Pero doon sa actual nagkakaproblema eh. Bakit? Kasi ang daming surrounding circumstances na nakapalibot dyan eh. Yung nanay mo nangihingi ng pera sa'yo, di bawas ka yun sa pera mo yun. Yung luho mo na mayat-maya,
na yung Shopee mo, ayaw tumigil ng kade-deliver, di ba? Sa pera mo yun. Yung date mo, na alam mo namang petsa di peligro na nakikipag-date ka pa, labas ka na labas ng pera. Bawas na naman sa pera mo yun. Ang daming surrounding circumstance eh. Totoong madali yan on paper. Nagkakaproblema lang pag actual na. Pag naayayos mo yung actual, tignan mo, mas masarap maging milyonaryong totoong milyonaryo ka na nagpapanggap kang mahirap kaysa yung nagyayaman-yamanang ka tapos pag tinignan yung bangko mo, wala naman palang laman, negative ka pa. Tama ba na patawarin ko yung best friend ko dahil nilandi niya yung GF ko? Wala sa'yo loyalty ng best friend mo. Nagkamali ka ng best friend. Kasi sa akin ha, sa tropahan ko, walang gagawa niyan sa akin. Wala sa mga tropa ko yung lalandi sa jowa ko. Sigurado ako dun kasi subok ko yung mga taong nakapaligid sa akin. Ngayon, yung best friend mo, hindi mo talaga best friend yan. Wala sa'yo loyalty niyan. Bakit? Takin, hindi nga niya kayang pigilan yung ingatan nyo sarili nyo sa mga ganyang klase ng tao. Kaya makikipag best friend sa ganyan. Iwan mo, jowa mo sa kanya, pinakikialaman niya. Nako! Ano pong masasabi nyo sa mga lalaking mas uunahin ng barkada kaysa sa jowa? Kung halimbawa ako magjo-jowa, antay lang kung bakit ako magjo-jowa para magpamilya. Eh kung ikaw magjo-jowa, isasabay mo lang yung jowa na yan, tapos mas importante pa sa'yo ang mga tropa, nagawa mo. Nagkakamali ka ng ginawa kung ganun. O baka nagkakamali ka ng dahilan kung bakit ka nagjowa in the first place. Mga kabataan, prelude sa pagpapamilya ang pagjo-jowa. Bakit? Kasi yung tsamba na baka mabuntis mo yan, tapos pag nabuntis mo, ano mangyayari? Single mother, single father, dadami na naman. Dagdag ka pa sa listahan. Dagdag basura naman na naman ang lipunan yan. Hindi nyo kasi nakikita yung long game eh. Tignan nyo kasi yung overall. Ano ba overall? Ang isang bansa umuusan pag halos lahat ng tao sa loob ng bansa na yung kapaki-pakinabang. Pag ikaw, wala ka pang pakinabang sa lipunan, nagdadagdag ka na ng tao sa lipunan, ang ano ginagawa mo? Sinisira mo bansa natin eh. Bakit? Kasi ikaw nga, wala ka pang pakinabang sa lipunan eh. Na sana may pakinabang ka sana kung tinalinuhan mo. Tinabaan mo utak mo. Sana may pakinabang ka kung nagtatrabaho ka. Sana may pakinabang ka kung napopromote ka. Sana may pakinabang ka kung marami kang pakinabang sa mga taong nakapaligid sa'yo, pero wala ka pang pakinabang sa mga taong nakapaligid sa'yo, nagjojowa ka na, worse, tumotropa ka pa. Nandun ka pa nga sa stage na alam mo yun, wala ka pang pakinabang eh. Tapos jumojowa ka pa, tapos tumotropa ka pa. Nagawa mo. Sana man lang, unahin mo muna yung pamilya mo na may pakinabang muna sa'yo bago ka jumowa. Na pwede mong isabayan jowa later part of your life. Pero hindi ka pa tapos sa age of puberty na tumotropa ka pa, tropa ka pa, tapos jumojowa ka na rin. Nagawa mo. Eh di bali sana kung asset yung mga tropa mo na yan eh. Baka pagka nagkatinginan pa, liability yung mga yan, inaatak ka lang para makipag-inuman sa kanila. Diba? Alam mo, sa akin, simple konsepto eh. Bago ka jumowa, ayusin mo na muna sarili mo. Dapat lapat ka na muna para magpamilya bago ka jumowa. Ano pong masasabi mo sa mga maagang nagkaanak? Maagang nagkaanak. Alam mo, maaga ka nagkaanak, wala kang magagawa, panindigan mo na lang. Ano gagawin mo? Palaglagi bata? Hindi option yun. Ang bottom line nun simple. Ikaw, na maagang nagkaanak, ikaw dapat ang idol ng anak mo. And it doesn't matter kung kailan ka nagkaanak, kung maaga ba o late. Ang bottom line nun simple. Anong ginagawa mo sa buhay mo na yun yung nakikita ng anak mo at yun din yung gagayahin ng anak mo? Ang importante, maging responsableng magulang ka kasi nanonood sa'yo ang anak mo. Sir, how to be a good father? Isipin mo, lahat ng mga bagay na gusto mong maging yung anak mo, ikaw yun. Maging ganun ka. Usapang kapatawaran po, opinion niyo po kung si Judas po ba ay masisave? Kasi chosen naman po siya ni Lord at malaki role niya sa kaligtasan natin. Hindi ko na problema yan, problema ng Diyos yan. Ayoko problemahin yung problema ng Diyos. Yung problema niyo nga lang, masakit na sa ulo eh. Dadamay ko pa pati Diyos dito sa problema natin pare-parehas. Opinion niyo po kung maliligtas si Judas? Pamali ko, hindi naman ako may ari ng langit, hindi naman ako tagapagpapasok dun. Hindi naman ako si San Pedro na may hawak ng susi ng langit eh, di ba? Tanong natin kay San Pedro yun. Hindi ko alam. Siya may hawak ng manok. Hindi susi yung hawak niya. Sino yung hawak ng manok? Si San Pedro din daw. Ano kasi yan eh, pangatlong tilaok ng manok. Tumilaok yung manok, pero si Pedro mangingisda, hindi sa bungero. Ano ba? Ano, ang hirap kasi sa inyo, hindi kayo nagbabasa eh. Sabi, sa makaitlo, na makaitlong tilaok ng manok, ikakaila mo ko. Yun ang sabi sa Biblia. Pero hindi sinabing hawak ni Pedro yung manok. Ano ba? Ano ba? Ayaw nyo kasing magbasa eh. Ang hirap eh. Nakikinig kasi kayo sa mga influencer na toxic. Tamo, wala ka tuloy malay sa mga bagay na spiritualismo dapat. Eh, magbasa kasi kayo eh. Magbasa kayo ng Biblia eh, di ba? Eh, kung nagbabasa ka rin lang naman ng comics, wakala, nagbabasa ka nga nung Naruto eh, di ba? O, eh, di might as well, basahin mo yung Biblia. Tignan mo, mas malulupit yung mga karakter sa Biblia kaysa sa Naruto. Nahati nga yung dagat, ano ka ba? Tapos nagkaroon ng malakas na hangin, lumipad yung mga pugo papunta sa kanila. Tapos may umuulan ng mana na parang ano, parang tinapay galing sa langit. Mas malupit yung kaysa sa
Naruto, ano ka? 10 utos? Pero mo yung buong bundok, umaapoy. Tapos umakyat dun si Moises, di nasunog. Di ba naman mas malupit pa yung kaysa sa Naruto? Ano pa ba naman? Tunay na buhay to, Brad! Tunay na buhay! Yung mayanig, yung paligid! Huwag na natin problemahin yung problema ng Diyos. Problema niya yung kung papapasukin niya ba sa, ano, sa langit si Judas o hindi. Anong masasabi mo sa mga kabit na nagsasabing, kasalanan ba magmahal, nagmahal lang naman ako? Yung pagmamahal mo, saan nalagyan mo naman ng kapirasong utak? Hindi puro katina lang, hindi puro puso lang. Sa mama naman ng kapirasong utak, nagmahal lang naman ako sa dami-dami, pwede namang iba. Ibig sabihin sa sobrang dami ng tao sa mundo, doon ka pa sa may asawa. Ayusin mo naman sarili mo, ayusin mo naman mga desisyonan mo. May pamilya kang masisira. Ano, importante, mas importante pa sa'yo yung kesa sa pamilyang masisira. May mga anak yan eh, di ba? May asawa na yan eh. Ba't pinakikialaman mo pa? That's just one point of view. Another point of view, yung ginawa niya sa asawa niya, gagawin din niya sa'yo. Tapos ngayon, ano mararamdaman mo pag nakuha mo na yung lalaki na yan, na hiniwalayan niya na yung asawa niya, sa'yo sumama, tapos ngayon, ginagawa na naman niya yung bagay na ginawa niya sa'yo na nagsisimula kayo. Tapos sasabihin din ng babae na kinakabitan, netong asawa mo, netong jowa mo, na nakuha mo galing sa asawa ng iba, sasabihin din ng kabilang babae, ano, masama ba yun? Nagmahal lang naman ako. Ano mararamdaman mo sa'yo gawin niya? Matutuwa ka? Idol, paano naman po kapag ang babae, kapag may kasalanan, proud ka? Ay, wala yung ganyan. O paunawa mo sa kanya, alila sa dalawa. Hindi maunawaan, move forward ka dyan. Kasi, isang panglilibang sa mangmang ang paggawa ng kasamaan. Mangmang na babae yan. Pag yung jowa mo, gumawa na ng mali, proud pa siya, mangmang yan. Mangmang, sabi ng Diyos. Pag sumama ka dyan, ako, mahahawa ka dyan. Ano pong masasabi niyo dun sa mga anak na sinasaktan yung mga nanay, yung mga magulang nila? Masasaktan magulang mo, kung makakalimutan, pwede ka makulong niyo. Baka nakalimutan mo na mas malakas sa'yo yan. Baka nakalimutan mo na una sa'yo mabuhay yan. Another part of it, the fact na magkasama kayo at nagkakapikunan na kayo, ay ibig sabihin niya, nasa loob ka ng bakuran niya, magulang mo. So yan ang gumagawa ng paraan para makakain ka. Kung ikaw man ang gumagawa ng paraan para makakain ka, huwag mo kakalimutan yan na naglabas sa'yo sa mundo. Huwag masama ang ugali mo sa taong naglabas sa'yo sa mundo. Kasi sasamaan mo ugali mo sa taong naglabas sa'yo sa mundo, tignan mo kung ano-ano mga balik niyan pagkapos. Best case scenario yun. Worst case scenario, pag nagkaroon ka ng anak, ganun din ang gagawin sa'yo, matutuwa ka. Boss, another question. Paano maging sigma bilang isang lalaki na lumalaban mag-isa? Hindi ko alam. Wala man akong pakialam sa fraternity nila eh. Ang gusto ko lang mangyari sa buhay ko, maging responsable ng taong bayan. Yun lang gusto kong mangyari. Maging responsable ng taong bayan, makatulong na mas marami sa mga kapwa-tao ko, and then eventually, my God will probably notice me. And I probably can go to heaven in the future. Yun lang gusto ko sa buhay. And I'm doing the best that I can to live the life in the best possible way that I have. Masama po bang maging mabait sa lahat ng bagay? Andi, alam, hindi masamang maging mabait. Meron niya akong isang kilalang ano, news anchor dati sa GMA, tapos eventually nalipat siya ng UNTV. Siya kayo ng CEO ng UNTV, si Daniel Rosso. Ang sabi niya, ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubuma ng masama. Hindi yung paggawa ng mabuti yung magiging masama. Eh, hindi ganun eh. Matuto kang i-frame yung sarili mo na paggagawa ka ng mabuti, dapat walang masamang implication. Kasi hindi naman lahat ng ginagawa mong mabuti, akala mo mabuti. May daan, sabi ni Solomon. O si David yata yung tatay niya nagsabi. May daan na tila matuwid sa ibang tao, ngunit ang wakas niya on ay mga daan ng kamatayan. Akala mo lang maganda yung ginagawa mo. Pero hindi mo alam, nakakakonsinti ka na pala. Tignan nyo rin kung sino tinutulungan nyo. Baka sa pagtulong mo, nangukonsinti ka na pa ng kalokohan. Ano daw po ba dapat mas pinapaira? Isip o puso? Parehas. Paano parehas? Short term and long term at the same time. In short term, maaaring puro isip lang ginagamit mo. Pero yung long term, kailangan mong gamitan ng puso. What is beyond this life? Diba? Yun ang ibig sabihin long term. Short term, nandito tayo sa 60 years na buhay na to. Long term, paglabas natin dito sa 60 years na buhay na to. Ito, napansin ko, common denominator sa mga libro. Pinagsasabay yung isip at saka puso sa pagdidesisyon. Pero, minsan, lamang ng konti yung isa kesa dun sa kabila. Isang senaryo ha, dapat pang magbigay ng limo sa mga pulubi. Short term, bawal. Bakit? Kasi nasa batas yun, bawal ka maglimo sa pulubi. Nasa batas yun ngayon dito sa Pilipinas. Short term, so isip mo kayo na gagamitin mo, baka madimanda. Pero wala pa naman nagdemanda nung ganun bagay, di ba? Pero isipin mo rin at the same time, baka pang ganun lang nila. Di ba? Andun yun eh, andun sa isip mo yun eh. At the back of your mind, baka sindikato kasi ito eh. Ire-remit lang nila doon sa sindikato. Pero ang long term nun, baka kasi yung konting barya na ibinigay ko dun sa pulubi, na ibibigay niya sa sindikato, eh dahil dun, maging mabuti yung tingin ng sindikato sa kanya, baka mapakain siya ng maayos na hapunan mamayang gabi. So sige, kahit mapunta na sa sindikato, okay lang. Yun ang long term. O, sindikato. O, hindi, sige. Hindi naman makukuha ng sindikato pag nagbigay ako ng pagkain eh. Walang magagawa yung sindikato na yun. So, ito pagkain. Short term and long term. Tapos, ganun ko ngayon pinagbabalansi yung isip at saka yung puso. Pero tingnan mo, halimbawa, nanay mo. Nanay mo, nanginghimpera, 5,000. Para saan gagamitin? Pampagamot. Pero to
totoo bang ipampapagamot niya talaga o pamumudmud niya lang sa mga apo niya? O totoo bang ipampapagamot niya talaga o pambibingo lang niya? Kailangan mo rin mag-isip ng ganun eh, diba? Nanghihingi ng pera, nanay mo, hindi dapat makaawa sa'yo nanay mo para sa pera. Pero kailangan mo rin i-consider at the same time, pagsasabayin mo yung pagtimbang mo ng mga bagay-bagay na paghahalinhinan mo yung isip at puso. Ganun ako pag nag-iisip ako. Pero alam mo, isa sa mga bagay na natutunan ko tungkol sa buhay is if we continue to have sensible conversation, then we will know the difference between hearts and minds of individuals, of people, of the entire world. And we can probably make a better future for all of our children. Maraming maraming salamat sa oras ninyo mga kababayan. Magandang gabi sa inyo.